beses pinagbabaril ang SUV na sakay ang isang provincial board member ng Bulacan. Dalawa ang patay kabilang ang opisyal at kanyang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang dumaan ang SUV na ito sa barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Sa kanya ang provincial board member at presidente ng Provincial Association of Barangay Captains na si Ramil Capistrano. Pagdating sa dulo, napahinto ang SUV at nagtakbuhan ang ilang residente. Hindi na nahagip sa CCTV pero pinagbabaril na pala noon ang SUV. Patay sa pananambang si Capistrano at ang driver niya. Nakababa naman sa SUV at nakatakbo ang dalawa pa nilang kasama. Base sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima mula sa sesyon ng sangguniang panlalawigan nang tambangan sila nang di pa nakikilalang gunman. Sinubukan pa ng driver ng SUV na takasan ang namamaril at umatras kaya nabangga nito ang isang e-trike. Sumalpok din ang SUV sa isang junksya. Muntik pang madamay ang ilang residente. Yung dalawang anak po nagbibidyo kayo. Tapos nung minagbenta, buti po minagbenta ng bote. Kundi sila umalis sa ano na yun, yung nakakanta nila. Sila po matutumbok na sa sakyan. Ito yung isang anak ko na trome. Tatakot po siya, hindi siya makapagsalita. Mabilis din tumakas ang gunman matapos ang krimen. Nasa 50 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Karamihan din ng direksyon ng tama ng bala sa SUV sa unang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Capistrano. Pero blanco ang pamilya at mga kaibigan ni Capistrano sa motibo sa krimen. Tingin naman ang kaibigan ni Capistrano na si San Rafael Bulacan Mayor Mark Cholo Villalago na may kinalaman sa midterm election ang pananambang. Si Capistrano ang tumatayong campaign manager ni Villalago na tatakmang congressman ngayong eleksyon. Ganit kasi lahat ng kampanya ko eh. Siyempre, panibagong umpisa kami. Dahil dyan, siya lahat ng kausap ng mga leaders ko. Parang siya yung lumalabas na campaign manager ko eh. Posible rin daw na si Villalago talaga ang target ng gunman. Sa nakalap namang impormasyon ni Villalago, sakay ng isang itim na AUV ang namaril. Binuntutan na raw nito ang sasakyan ng board member mula pa lang sa Kapitolyo sa Malolos. Bumuuna ng Special Investigation Task Group Capistrano ang Police Regional Office 3 na tututok sa pagpatay kay Capistrano. They are pursuing a very good lead right now and they are confident to say the least po na ma-identify po nila yung mga tao behind this murder po. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng dalawang biktima bago muling ibinalik sa bayan nito sa San Rafael, Bulacan para iburol. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.